Charakachi, and welcome again to another live dito sa sa Formula 1 Azerbaijan sa Miami Grand Prix. So nagumpisa na nga kaninang 3 a.m. dito sa Philippine Standard Time, pero mga 1:30 p.m. sa Miami ang kanilang umpisa ng free practice 1 or FP1 and FP2 ng Formula 1 sa Miami. So let's get started. So here we go. So this is the Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix. So let's get started. So umpisahin natin syempre dito sa FP1. Oops. Sorry. FP1 natin. So Verstappen lose controls sa umpisa pa lang ng FP1 session ng Miami Grand Prix. So Verstappen, and they have also the Red Bulls have a special livery in Miami, which is the color is have pink and blue stripes on it. So yun ang kanilang special livery sa Miami. So let's proceed to the next picture. Sorry. Another spin for Nick DeVries for the rookie natin. Nice. Buti na lang
buti na lang at hindi siya tumama sa any barrier in this session. So tignan natin kung may nang kung ano talaga yung nangyari kay Nick. Kung may picture pa ako ay ayos, kung wala wala, okay. Okay, Louis Hamilton, medyo nag-bump out ang kanyang ang kanyang Mercedes car. See that itong wait lang. Wait, so yun lang at yun yung ano ni Lewis. Ito naman, let's proceed to Kevin Magnussen. Ito lang masasabi ko kaya Kevin na Magnussen na pagdating dito kasi umusok na ang suspension, ang gulong ni Kevin Magnussen, and then pagkatapos ata niyan, ewan ko kung may picture ako nun. Wait, hanapin ko muna. Ewan ko may picture ako nun eh. I guess not. Pagdating ata kasi nun, bigla siyang halo-halo kasi, wait. I guess that's FP1 I get. Ay, ta. Ay, ewan ko, hindi pala to, sorry, mamaya pa to. At
ito muna. Totoo lang, maraming naging loose control ngayon. Yung iba hindi naman tumama, tapos yung iba naman basta paliwanag ko sa inyo. Ito naman si Alexander Albon or Alex Albon sliding up ba, pero mas mabuti naman at hindi tumama sa any barrier. Yung any barrier. Buti pa ganyan lang ang kanyang slide. Kasi kalawa ata nun o kanan. Basta pagkaalam ko, pa kaliwa siya, pa kanan. Pa kanan siya dapat. Pakanan siya nun, so pag kanan niya ng kanan, turn 16, doon na siya slide off the track. Okay, next ang ani natin. Ito I think is I think this is Nico Hülkenberg. I don't know if this is Nico. Kasi para ko sila may or Kevin, pwede rin si Kevin, nakalimutan ko. I guess Nico. Magano si Nico eh. Kasi hindi naman tumama sa barrier si Kevin. So I guess this is Nico Hülkenberg. So, dito na naman tayo. Ayun na, so ito si Nico Hülkenberg. There's something maybe problem with the gearbox or the power unit engine. Kaya nag-slide off siya sa turn na yan. This is turn 3 po yun. So next picture is sa May 9, manood po ulit kayo ng The Purple Sector. Live po ulit sila po magpapaliwanag simula free practice 1 hanggang race day. Lance Stroll, lose control, just like Verstappen na pinakita ko sa inyo sa unang picture sa FP1. Na lose control din si
Stroll. So just like Verstappen, like then. So proceed na lang tayo. Medyo parehas lang din kasi yung ano nila. Ay wait, nung bumangga pala si Nico sa barrier, no? Ito pala hindi ko na ipakita. Sorry. This is a red flag for Nico Hülkenberg. Nung tumama siya sa barrier, musok, syempre. I think tama ata ako. Sa gulong ang may problema. Kasi pagkatama, ayan yung gulong, pati suspension, nasira. So, I think sa suspension nga, sa gulong nga ang may problema. So that. Sorry at hindi ko naipakita yun. Manti lang kasi yung mga na-screenshot ko banda kanina. So, ito naman tayo. Alex Albon. No. Pierre Gasly. Sorry, medyo kaano yung Williams and the Alpine. Parehas na blue kapag gantong angle yung ano eh. Parehong blue. So, si Pierre Gasly pala to. So, yun, na went off out the track din si Gasly. There's something wrong too with Albon, Alpines. This is the, I think, third time na nangyari kay Gasly. Sa una ata yung sa Melbourne, then Baku, and then dito ngayon sa Miami. Doon na nagkapatong-patong ang kanyang mga problema sa Alpine. So, let's proceed. So, ang results ng FP1. Oops. Ay, ito na. Okay. The first session, the first results in FP1 is George Russell is in first. Lewis Hamilton is on second, and then on third, Charles Leclerc. Ito pa ang iba. Okay, first Russell, second Hamilton, third Leclerc, fourth Verstappen, fifth Sainz, sixth Gasly, seventh Alonso, eighth Stroll, ninth Hülkenberg,
and 10 Ocon. Yan, so let's move on to FP2. So I think this is George Russell went off the road, went off the track. So naka naano din siya sa track na naka umalis din siya sa track. So pag may ganito ata ang problema, ang dispra, there's problem with the downforce, aerodynamics, and the suspension. I think that is the problem. I don't know, seriously. So let's move on to another pick. Yon, Nico Hülkenberg escapes to the barrier. Ito, ganito talaga ang nangyari. So, ito nga kay Nico Hülkenberg. Ito. So, wait, hanapin ko muna yung kay Nico. So, ito, so, nung pa-spin siya kasi, ayan ang nangyari. Biglang tumama sa barrier, pero naka-escape pa rin siya for that ito talaga ang nangyari kay Nico. So, yan. Si Nico Hülkenberg, yung papa-spin na siya. Yun, yung una kong picture na pinakita pa. Ano na siya sa barrier. Pakanan, magta-turn na kasi siya. Kaso, biglang na-lose siya ng control. And, let's, okay. So, let's proceed. Halo-halo kasi, so, I think ito muna ipapakita ko ah. Alex Albon went off the road too. I think there's something with him too na I don't know kung nag power unit.
kung problema ba ay ang kanyang power unit na, ewan ko kung natigil ba siya or hindi. Kung natigil siya, sa power unit ang problema nun. So, let's proceed na lang to the next. Ito, si Yuki. Wait, kaya pala medyo. Si Yuki Tsunoda. Ayun, kung makikita nyo sa likod, may usok na umano. There's problem probably with the power unit engine. And then same also with Max Verstappen. Biglang umusok din siya. And also, ito na talaga na barrier na talaga tong isa na to. Charles Leclerc. He is another power unit problem with him. I think it's not. I think maybe kasama na yon. Parehong na nangyari sa kanya. May dilim na naman. Yan. Yan. So, Charles Leclerc hit the barrier. So bago yan na tumama, just like in the sprint shootout in Baku, ayan o. So bago pa siya tumama sa barrier, nagpatuloy-tuloy na siya. So nakikita nyo nga umuusok ng kanyang, I think it's not the power unit, I think it's the tire ang problema, because sa gulong pala ito'y umusok. I think same din na umusok din kaya Verstappen. So, I think it's their tire. Same also with the Yuki. Sorry, pero wala akong angle na ganun kaya Yuki. Ewan ko lang kay Yuki. Wala akong nakuhang ganung pick
kay Yuki. But kay Verstappen, kasi parang kitang-kita sa likod lang mismo umusok. I don't know, I think maybe it's the rear tire or the power unit nga ang may problema. At pagkatapos niyan, ito na ang nangyari kay Charles. Kay Charles Leclerc. Biglang umusok siya at umusok ang likuran niya bago siya tumama, syempre. So, tumama siya sa barrier sa turn 8. Yung pagkarinig ko sa message niya sa radio. So, I hope Charles is okay and this Ferrari is okay, just like, well, so I hope they still good at qualifying this in Miami. So here you go, the results after the free practice 2 sessions. First, Max Verstappen. Second, of course, nagbabalik sa pole si Carlos Sainz. And then on third is Charles Leclerc. So ito ang iba. So ito ang iba. Wait. Ito. Max Verstappen is in first. Carlos Sainz is in second. Charles Leclerc is in third. Sergio Perez is in 4th. Fernando Alonso is in 5th. 6th is on Lando Norris. 5th is in Lewis Hamilton. 7th. 8th is Lance Stroll. 9th is Esteban Ocon. And then 10 is Alex Albon. So that is the results of FP2 of these sessions in Formula 1. So let's see tomorrow what's the results of tomorrow's FP3 and qualifying. Yun ang pag-uusapan natin tomorrow.
Of course, dito yon sa Formula 1 sa aking live. Of course, manood din kayo, The Purple Sector. Manood kayo ng The Purple Sector sa May 9, i-discuss. And there's so many discussions of them. So, see you tomorrow at FP3 and qualifying. And see you tomorrow. So, goodbye.